el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mga idiot, mga estúpido, wala kayong karapatang lapastanganin ang aking pangalan. Ako ang kurang paroko ng San Diego. Kaya ako ang narapat na nagalangin ninyong anak. Huwag ninyong panilimutan ang aking kapangyarihan. Abad, ayaw ninyong maniwala? Ayaw ninyo? Sige, pairalin ninyo ang inyong pamangmangan, mga hangal. Naaalala ko pa rin hanggang ngayon ang simula ng kawalang hiyaan ng Juan Crisostomo Ibarra na yan. Huwag na natin pag-usapan pa ang naging pagtatalo namin ng Tingente Ibarra na yon. Hampas lupang sumbungero, palibasa, inggitero. At yan, dumating ang Ibarra na yan. Abay, sabihin ba naman sa akin, matalik na kaibigan ko raw ang kanyang nasirang ama. Sinagot ko naman siya ng, hindi ka nagkakamali. Pero ang hindi ko matanggap ay ang sinabi mo na matalik na kaibigan ko ang iyong ama. Kapunay sumakit. Isa-isa na kaming lumapit. Ang mga Indio, hindi na nakalimutan yata ang kaming mga kura ang dapat taunahin. Wala, sige! Pinagsisipa ko bawat sinya na aking madaanan. At eto pa, si Padre Sibayla, ang nintik at nakipagunahan pa sa akin sa kabisera ng kapagkainan. Ma, naturalmente, ako pa rin. Ako pa rin ang nanaig sa huli. Tunay na makapangyarihan. Inihain ang umuusok pa na malinamnam na tinola. Abat, puro upo at sabaw na may isang talong ng leeg at pagkuna at tapakpak lamang ang napunta sa akin. Samantala ang kaibara na may puro namang loob. Patabog mo ang binitawan ng kusara at patabog na itinulak ang magpo. I'm sorry. Ngunit, bakit walang kumansin sa akin? Di balik, sapagkat nang may magtanong kay Ibarra kung ano ang kanyang pinakamagandang nakita sa ibang bansay, sumagot ba naman ito ng bago raw siya maglakbay ay inaalam na muna ang kasaysayan nito? Bla bla bla. Kabalbalan! Di pa niya batid na ako'y nanirahan na rin naman sa Hong Kong at mahusay sa paggamit ng Pidgin English? Ang sinampay bakod na wika ni Shakespeare. Pinara ko nga siya. Wala ka bang nakita kundi iyon? Hindi dapat aksayahin ang iyong salapi para lamang sa napakaliit na bagay. Kahit munting batay, nakakaalam yan. Ang walang moto, agad pa naman nagpaalam na tumalis. Nakita niyo na? Yan ang masamang bunga ng pagpapadala ng mga Indio sa Europa. Kung ako lamang ang masusunod, pagbabawal ko pagpapadala ng mga Indio sa Europa. Tumukulo ang aking dugo. Tama na ka muna ang tungkol sa Ibarra na yan. Madamo tayo sa aking kaibigan na si Tia Alba at ang kanyang asawang si Tingente Ibarra. Alam naman natin lahat na 6 na taon na wala pa rin anak ang dalawang yaon. Pia, kung mamanata ka kaya sa Ubando, Pia, magsayaw ka. Magsayaw ka sa kapiestahan ni San Pascual Bailon nang magkaanak ka. Aking payo sa kanya. At syempre, nagbuwa nga ang kanyang ginawa. Subalit, siya'y namatay din matapos ang ilang buwang pang
aking anak, Esther, ang aking inaanak, na si Maria Clara, sadyang aking pinakamamahal. At hindi ako makapapayag na mapahamak siya. Si Ibarra naman, nalaman na ang kabutihang ginawa ko sa kanyang nasira kamang si Don Rafael. Alam niyo ba? Alam niyo ba kung ano? Ako lang naman ang may pakanan na ito'y erehe at pinibustero. Ang kaawa-awang Don Rafael, walang nagawa sa kanyang pagkakabilanggo hanggang sa siya ay mamatay. Pagpalainawa siya ni Satanas sa impyerno. At napakarami pang ginawang kalapastanganan sa aking kapangyarihan. Ang hampas lupang resource na may ibara na yan. Ayoko nang maalala pa. Di ako magpapalubig. Ako si Padre Damaso. Magpapatalo? Di po pwede. Isip. Alam ko na, akin siyang kapagkapanulo. Siya ang pagbigin ng talang ko, utak ng isang magaganap na reliyon. Tama. Manda ka na, Ibarra. Susunod ka na sa iyong ama. Kayo'y magkikita ng muling dalawa sa impyerno. At iyon, natupad ang aking plano gaya ng aking inaasahan. Nakulog si Ibarra. Ngunit anong nangyayari? Anong nangyayari siya'y nakatakas? Sino? Sino ang kanyang kasapakan? Teka. Ano itong aking nabalitaan? Ang aking malina itong mumulila. Dinalaw ko ang aking anak. Inaanak sa kanilang tahanan. At ako ay nagulat sa aking natuklasan. Alam na niya ang lihim na kay tagal ko nang iniingatan. Di bali na, akin siyang nilapitan. Inamustat na is na yakapin. Ngunit, huwag kang lalapit sa akin. O bakit ikaw pa? Bakit sa dinami-rami ng pwede kong maging tunay na ama, bakit ikaw pa, Padre Damaso? Aking anak, na si Maria Clara ay umiiyak. Anak, patawad. Ngunit, nagawa ko lamang lahat ng iyon dahil hindi ka nararapat sa hampas lupang isosto mo na iyon. Ano magiging buhay mo sa kanyang piling? Pagluha, pagdurusa, paghihirap, si Linares na lamang Maria. Pagkat siya ang mas nakahihigit. Ngunit, mapilit pa rin siya. Pagkat natuklasan kong tunay ang kanyang pag-ibig kay Crisostomo Ibarra. Pagkat ako'y kanyang pinapili, kumpento o kamatayan. Humanap ka ng ibang pag-ibig, ibang minata, maging sino man, huwag lamang ang kumpento. Ngunit matigas pa rin si Maria. Kumpento o kamatayan, ibig mong magmongha? Sige, magmongha ka. Huwag ka lamang mamatay. O Diyos ko, kung ako'y inyong pinaghihigantihan, huwag ninyong pangindamay ang walang malay kong anak. Kayo, ikaw na ang husga. Pero sindi siguro sa inyo na ako lang ang pinakamakapangyarihan sa San Diego. Padre Damaso mula sa novela na Bartolo.